nga mga kaibigan, muli ito si OG ng OG Max TV. Ngayon ay mag-unbox tayo nitong tinatawag na monitor. Actually ano siya, 22 inches full HD. Yan, makikita nyo, full HD LED TV. So yung sabihin, TV siya, pero ang tatak niya is dawa. So intended siya para sa CCTV. So ibig sabihin, double purpose siya. Pwede mo siyang panoorin ng mga program sa TV, pwede mo siyang kabitan ng antena. At the same time, pwede rin siyang panoorin ng mga pelikula. Kunwari meron kang na-save sa USB. Yan. Pwede mong panoorin. Meron siyang remote control, I suppose. Actually, hindi ko pa nabubuksan. Hindi ko pa nabubuksan yan. So, makikita natin kung ano yung laman. Pero for the meantime, syempre, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga features niya. Unang-una, ang kanyang size is 22 na TV. So, ibig sabihin, hindi siya 18 inches, hindi siya 17 inches, hindi siya 19 inches, hindi siya 20. 22, malinaw naman, di ba? Pero kaya ko sinabi yung 18 inches, 19 inches, yun kasi yung very common sa mga computer monitor, mga PC monitor. Usually, mga 18 inches na wide. Pahaba din ba? Hindi yung square. Square monitor kasi, sinaw na yun eh. Although, pwede naman yon. Kaya lang, pag square monitor, siyempre, pumapayat yung ano, pumapayat yung nakikita mo. Samantalang dito, natural lang. So, kung mataba, mataba. Kung payat, payat. So, kung ano yung kuha, yun talaga yung tama. Kasi wide nga siya, ibig sabihin, yun yung tamang aspect ratio. O kung ano yung nakikita ng camera mo, yun din ang makikita rito. Okay, so isa-isahin natin. Ang very striking sa akin, unahin ko na kaagad, ay itong resolution. FHD, ibig sabihin, full HD, full high definition, 1080. So, parang kumbaga 2 megapixel. Parang... yun yung katumbas niya sa mga camera. Kunwari, ang camera natin gagamitin ay 2 megapixel, ang katumbas nun 1080p. Ibig sabihin, kung ano nakikita ng 1080p mong camera, tapos ipapalabas mo rito sa monitor na full HD na 1080p, eh swak na swak. Tama. Meron kasing iba, yung hindi ko nasasabihin ko ng brand, yung iba kasi na monitor ay naglalaro lang siya sa 720p. Usually, yung mga 32 inches na TV ay 720p. Samantalang ito ay full HD. Kumbaga, yung 720p ay HD lang. Hindi sa full HD. Ito, full HD. Yun ang ibig sabihin ng FHD. So, maliwanag. Maliwanag yung aking sinabi. Yun ang pagkaka, yun ang kaibahan nito. So, medyo angat talaga siya. Angat siya kasi nga, pang CCTV siya. Hindi talaga sa TV, hindi talaga sa para sa computer. Although, pwede. Pwedeng PC monitor, pwedeng television na papanoor ng TV, ng mga programa. At the same time, pwede rin yung sa CCTV. Actually, ito ay specially designed sa dawa. Okay, so sige, tuloy na natin. Ngayon, tuloy natin dito. Nakalagay, HDMI. Ito yung pinakang port, pinakang gagamitin natin pansaksak sa CCTV, sa pinakang DVR. Kung mapapansin nyo, yung mga DVR, meron yung saksakan ng VGA, meron yung saksakan din ng HDMI. Pinaliwala ko yan doon sa isang vlog ko. So, times 2. Ang ibig sabihin, dalawa. So, siguro, kung times 1, isa. Times 2, hindi dalawa. So, mamaya malalaman natin kung binuksan ko. Okay. So, energy saving. Ang ibig sabihin, matipid daw siya sa kuryente. So, yun ang sinasabi. May energy saving feature siya. USB, ito yung sinasabi ko kanina. Pag may USB, pwede kang manood ng mga pelikula. Sisave mo lang sa USB. Okay. So, VGA. Ibig sabihin, VGA input. Minsan kasi, meron kasing yung mga labas ng TV ngayon, HDMI input na lang. Wala ng VGA input.
Ibig sabihin, just to give you an idea, ito yung sample ng VGA. Ayan, oh. Yan yung usually ginagamit sa computer. Ito naman yung ginagamit natin sa game console, sa mga PlayStation, mga PSP, ganyan, Xbox, yan yung ginagamit. Yung sa mga misan, yung sa mga yung sa TV box, minsan ang alam ko meron din ganito. Tapos sa mga player ng kung ano man, basta ito, ito yung ginagamit tayo sa CCTV. Ang ibig sabihin ito, HDMI. Ito yon, HDMI. Ito naman VGA, itong VGA input. Ito yung ginagamit na cable. Dati kasi, noong una, laging meron pareho. Tapos lately, parang tinatanggal na yung VGA. Kasi yung VGA kasi, is parang dying technology. Parang kumbaga sa kwan, ito baka pawala na sooner or later. Magiging HDMI lang, wala nang VGA. Pero this time, dahil hindi pa naman fully, kumbaga yung transition, hindi pa naman talaga nakakalipat sa HDMI totally. So may VGA input pa rin siya. So yun ang maganda. So flexible pa rin siya. Okay. So AVI in, ibig sabihin audio video in. Ibig sabihin meron pa rin siya. Pwede itong sa kung naalala niyo yung ABS-CBN TV box. Pwede rin itong gamitan. Kasi meron siyang audio video. Parang sa Sinaw na yung Betamax, Beats player yan. Yan yun, pwede. Tapos ano to? Easy Media. Parang duda ko ito, meron siyang parang sariling app na pwede ka mag-play ng mga pag-play siguro mga sounds, mga music, pwede rin yun. Tapos ito. Oh, wide viewing angle. Ibig sabihin yung ano niya is rectangle nga, parang nasabi ko na yung kanina. Ang ano ng monitor is pahaba, hindi siya square. Okay, so ano pa, huwag natin patagalin kasi masyadong humahaba. So, ito yung ano niya, yan, nakalagay niya, siguro baka hindi nyo kita kasi masyadong maliit na. Ang timbang niya ay 2 kilo lang. So ibig sabihin, hanggaan. So wala kang problema ngayon, kung kunwari lalagyan mo siya ng bracket, kahit yung bracket na ordinary, pwedeng-pwede, kayang-kaya niya i-accommodate kasi hindi ka matatakot na malaglag kasi magaan lang siya. 2 kilo lang ang timbang niya. Oh. Gross weight 2.7 pero ang net weight niya is 2 kilograms. Yan, nakalagay dyan. So, ano pa? Ano pang pwedeng makita natin dito sa labas ng kahon? Aha. So, aha. Wala na. So, okay. So, buksan na natin. Ako nga, excited na ako. Excited naman kayo. Excited na ako lalo. Bubuksan ko na ito. Okay. Papakita ko na sa inyo kung ano laman ito. Kung ano ang itsura. Yan. Mabilisan na lang. Kasi, kakabit ko na rin ito sa isang customer ko eh. Kaya, gusto kong ma-review. Yan. Meron siyang paa. Meron siyang 2 paa. Eh, hindi mo na, original, hindi mo na nakakabit yan. Kasi nga, pagka ikakabit natin sa wall bracket, wall mounting bracket, hindi natin gagamitin yan. Okay? So, hilahin natin. Yan. So, ano pang anong kasama? Yan. Meron siyang manual. Meron siyang manual. At the same time, meron siyang remote control. Siyempre, TV nga yan eh. Okay. Tingin nyo ha. Meron siyang kasamang remote control. Yan o. Oh. Laki o. Oh. Haba. Tapos, yan. Ito yung tornilyo. Meron siyang kasamang tornilyo sa mga paa. Sa paa ito. At saka ito yung manual. Okay. So, tabi muna natin yan. Tabi na muna natin to. Yan. Tapos, bilisan na. Kasi ano na, kakain ako ng tanghalian. Okay, so, dandahan lang. Dandahan lang. Baka mabasag. So, yan. Yan. Wala na naman. Yan. Ande, dito na lang yan. Yan. So, yan. So, wala pa siyang paa, siyempre. Ang gaano, isang kamay lang kayang-kayang buhatin. Hindi natatakot baka mahulog or baka malaglag sa bracket na gagawin nyo. So, yan. Yan o. Oh. Tingnan yung brand o. Oh. Liwanag, nakasulat, Dawa. Talagang pandawa talaga siya. O, oh, ano ang nakasulat? Power supply, auto bolt siya, 100, 110 pwede. 250, 240 pwede. Auto bolt. Ang power consumption, 38 watts lang. Multiped o. 38 watts. Hindi mo naman kailangan buksan ito maghapon. Siyempre, pamisa-misa, papatay mo rin.
So, tipid oh. 38 watts lang siya. So, hindi siya masyadong matakos sa kuryente. Tapos, ang saksakan natin, o yan, wala ka ng conversion na gagawin or adapter. Hindi ka na, hindi mo na kailangan bumili ng adapter. Kasi yan, o yan oh. Talagang sok na doon sa mga saksakan natin ngayon dito sa Pilipinas. Talagang ito para dito sa atin. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung audio video in. Parang kagaya sa mga sa TV Plus o kaya sa mga VHS Betamax. Pwede pa rin. Tapos, yan, ito yung sabi ko, dalawa. Dalawang HDMI. Pag kunwari, meron kang PSP, tapos meron kang CCTV. So, hindi mo na kailangan bunot-saksak, bunot-saksak. Pag nagsaksak na, oh, di yan, oh, wala nang galawan. Kasi hindi rin maganda yung binubunot-saksak, bunot-saksak. Kasi later on, lumalaking butas niyan, hanggang konting madali mo na, maglolos-lotak na. So, hindi rin maganda. So, ang maganda, dalawa. So, meron kang reservang isa. Kunwari, nagamit mo CCTV isa, meron kang reservang isa. Ito naman yung BGA. O, hanggang ngayon, meron pa rin. Yung mga ibang TV ngayon, wala nang ganyan. Tinatanggal nila. Kasi nga, sabi ko nga kanina, yan ay parang dying technology, parang bawala na. Okay, so, o, ito yung speaker. O, speaker. O, nasa ilalim. Yan, o. O, yan. Tapos, ito yung butas. Ito yung butas sa, ano, sa kabitan ng bracket. O, para, kumbaga nakaredy talaga sa bracket. Dito sa tabi. O, ito yung sinasabi kong USB. Kunwari, may mga pelikula. O, tapos, meron siyang, audio out. Pwede ka pong, pwede mo palang ikabit ito sa ano, sa stereo. Kunwari, gusto mong malakas ang sound, ayaw mo ng speaker dito. Pwede mong kabitan dito ng isang output na napupunta sa stereo. Okay. At ito naman yung kabitan ng antena. Ayan, kita naman yung siguro. Sabihin, kung may antena kayo sa taas, o cable, kung may cable kayo, pwede. So, double purpose. Kaya kung ako sa inyo, ito na yung bilhin ninyong monitor sa ano, sa inyong CCTV. Kasi ano to eh, parang sabihin nating ano, medyo sabihin nating price nilang konti sa ordinaryong monitor. Pero, doble, ang dami niya, hindi nga pala, mali ako kanina, sabi ko kanina, double, ano ba sabi ko? Parang sabi ko kanina eh, double purpose ba? Hindi, parang sabi ko kanina, parang dalawa, pero hindi, ang dami pala. Pwede mo siyang panoran ng pelikula sa USB, pwede mo siyang gawing PC monitor. Pwede mo siyang gawing TV kasi may antena, pwedeng cable. Ha? Tapos eh yun, tapos yung isa, yung sa CCTV, monitor nga ng CCTV. So ayan oh, ang ganda ng ano, ang ganda ng kanilang parang emblem ba 'yan, oh, ayan. Ganda. Oh, kaya kung ako sa inyo, ito na bilhin niyo dahil ito yung pinaka sulit. Kasi halos lahat nasa kanya na. Tama lang sa. Ang size nga pala ito is 22. Sa nga pala, marami pang size to. Meron pang 24. May 32. May 43. Wala ka na nung 43. Tapos yung simula 32, meron ng smart TV. So imagine, smart TV. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan lagyan ng computer. Pwede mong yun na, diretso. Lagyan mo lang ng internet. Ayos na. Makakapag-YouTube ka na. Makakapag-Facebook ka na. Oh. Yung start sa 32 inches yon. And pataas. 43 meron na rin. Kaya lang, siyempre, paglaki, pamahal. Okay, so, hindi ko natetestingin kasi siguradong maganda ito. Di, sige, testingin natin. Tingnan natin kung maganda yung kulay. Ay, di, ano, doon na lang natin testingin sa mismong customer pag naikabit na natin doon sa CCTV nila. Okay, so, diyan mo na kayo. Ay, di, sama kayo, kakabit natin ngayon. Sige, yeah, babalik ko na ulit sa kahon at kakabit natin. Okay, yan yung sinasabi ko. Ayan o, oh, gamit ang remote control. Pwede natin piliin yung source. Kung saan ang gagaling. Saan ang source? Saan ang source? Ay to, yan, ito ang source. O, HDMI mo, dalawa yan, VGA isa. Yan o, HDMI, VGA. Ngayon, nasa HDMI, which is CCTV. O, yan, pwedeng TV. Nalagay mo lang doon sa taas. Ibuso manood ng TV, yan.
Okay. O yan, TV. Eh dahil wala naman silang antena, wala tayong makita. Pero pag may antena yan, pwede yan. Okay. So next is balik tayo dito sa HDMI. Ngayon, kung gusto nyo ng sa USB, pwede nyo i-menu. Yun, may menu yan. Ito. O yan. Picture mode, yan. Aspect ratio, everything, blah, blah, blah. Yan na yun, lahat na yan. Mamili na kayo dyan. May PC setting pa. Ah. Ano, ano, ano. Smart. Ano to? Yung sa sound to. Music, movie, etc. User, standard na lang. Ah, oh yun. Tapos, yung sinasabi ko, para mapatunayan sa inyo na yan ay 1080p, kasi ang iba ay 720p lang. Ganito yun. Right click, main menu. Tapos, yung ating password, hindi ko muna papakita sa inyo. Yan. Tapos, yan. Meron yan, display. Yan, display. Para may pakita ko sa inyo 1080. Yan, kita nyo. Ayan o, 1080p. Yan o. Just ko yung iba, hanggang 720p lang, yan lang. Or 1024. Pero ngayon, nasagad natin ng 1080p. Yan o. Kaya siya malinaw. Eh, tingnan nyo. Tingnan yung quality. Oh, see for yourself. Oh, yan. Ay, buburahin ko pala yun. Okay. So, yun. Ganyang kalinaw. Makikita nyo sa ating dawa na monitor. Okay. Yan, o. Oh. Yan. Yan. Okay. Okay.